Welcome sa Onichan Anime Recaps. Ngayon, pag-uusapan natin ang part 3 ng anime series na I'm Quitting Heroing. Pumunta na ng Largo si Leo para tignan si Lily sa trabaho niya. Sa castle, bumalik tayo bago pumunta si Leo kay Lily. Pinaliwanag ni Steina na ang Demon Army at ang mga tao sa Largo ay may steadfast at unbreakable alliance. 3,000 years na ang nakaraan, ang Demon King na si Belial ay pinangunahan ng isang pag-atake sa Human Realm. Matapos matalo ang Demon King, maraming tiga-Demon World ay naki-alliance sa humans kaya naging parte sila ng diverse society nila. Sinubukan din makipag-alyansa ng Dragon Folk, pero nung nagsimula na ang mga humans na i-persecute sila, naging malinaw na hindi mangyayari ang coexistence nila. Kaya tumira na lang ang mga yon sa Largo. Pinaliwanag din ni Steina na dahil sa tulong ng mga Dragon Folk ay kaya nakapagpatuloy ang Demon Army makipaglaban sa humanity. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa Largo, sinubukan ni Leo na kontrolin ang pagmamanage ni Lily pero nahihirapan siya doon. Napansin ni Leo na hindi organized ang ginagawa nila Lily at ang isang supply mission ay umaabot ng isang linggo. Inisip ni Leo na kung ang individual strengths ng myriad races ng Isle ay magagamit ng maayos, aabutin lang ng isa o dalawang araw ang trabaho nila. Sinubukan ni Leo na utusan ang mga subordinates ni Lily, pero sinabi ng mga ito na boss lang nila ang gumagawa ng changes dito, at iyon ay si Lily. Sa castle naman, pinag-uusapan ni na Echidna si Lily at kung paano chinir up ni Lily si Echidna nung nalulungkot ito at iniisip na wala siyang kwentang queen. Sa Largo naman, nang narealize ni Leo na gusto naman talaga ni Lily na may maitulong at hindi niya iyon nagagawa dahil sa immaturity niya, pineke ni Leo na nakagat siya ng Death Viper para matulungan si Lily mag-mature. Nag-alala si Lily kay Leo kaya inisip nito kung ano ang pwede niyang gawin. Pinapunta ni Leo si Lily sa Western Peaks para kumuha ng herbs na magpapagaling sa kanya. Sa daan ni Lily, naghanda si Leo ng iba't ibang obstacles para tulungan si Lily mag-grow at malaman ang kapangyarihan ng teamwork. Nag-transform si Lily sa kanyang guardian form na si Fenrir at nakasalubong na niya ang unang obstacle. Naglagay si Leo ng invincibility spell sa isang malaking boulder para manalify ang physical attacks. Kinakailangan ni Lily na makahanap ng subordinate niya na kayang magtanggal ng spell na iyon. Pero sa gulat ni Leo, gamit lamang ang brute force ay nalampasan ni Lily ang trial. Ang sumunod na trial ay isang wall ng infinitely replicating slimes. Kakailanganin niya ng tulong ng mga subordinates niya na kayang mapinpoint ang core slime para mabasag ang wall. Gayun pa man, natalo na naman ito ni Lily nang siya lang mag-isa. Ang lahat ng prinepara ni Leo na trial ay nalampasan lang lahat ni Lily kaya na-depress si Leo. Matapos mabaliwala ang ginawang effort ni Leo, nagulat siya nung pagbalik ni Lily ay nakuha na ito ng herbs at may natutunan siya sa experience na iyon. Lumalabas na kailangan lang talaga sabihin kay Lily ang kailangan niyang gawin para magawa niya ang trabaho niya ng tama. Narealize ni Leo na in-underestimate niya ang katalinuhan ni Lily. Natuwa naman si Steina sa report at progress ni Lily. Para itago ang identity niya kay Echidna, nagtatrabaho si Leo bilang si Black Knight Onyx pero dahil sa isang utos ni Echidna na gusto siya nitong makita, kinabahan si Leo at inisip na nahuli na siya ni Echidna. At dyan nagtatapos ang videong ito. Make sure to like and follow for more anime recaps. Onichan!